magandang umaga po muli sa inyong lahat, saan man kayo naroon, maging abroad man o dito sa Pilipinas. Nawa lahat ng kayo ng bidyong ito na nasa mabuting kalagayan, good health, at naway ligtas sa ano pamang kapamakan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa YouTube channel ko na ito, na kahit pa isa-isa lang ay malaking bagay na po iyon para sa munti kong YouTube. Sa mga napadaan o mapapadaan sa video kong ito, kung inyo pong nagustuhan ay paki-subscribe na lang po at like and share, at pindutin na rin ang notification bell. Sa mga hindi naman din po naniniwala sa mga ganitong konsepto o video na pagbabahagi ng mga santo orasyon, paki-skip na lang po. At maghanap po kayo ng video na naayon sa inyo pong kagustuhan. At ako ay rumirespeto po sa inyo kung ano man po ang paniniwala nyo sa Diyos amang may likha. At ang aking ibabahaging santo orasyon ay napakahaba po. Ito po ay nagbibigay lakas ng aura. Sa oras po na banggitin po ninyo ito, ay magkakaroon kayo ng baluti o aura sa buong katawan na nakapaligid paikot sa inyo. Ang makakakita lang po ng aurang yon ay yung mga taong may malakas yung sense, may third eye, at yung mga elemento na hindi natin nakikita, sila po ang nakakakita ng inyong aura na nakabalot sa inyong katawan sa oras na inyo po itong madasal. Kung kayo po ay nasa lugar ng libim na lugar, kayo po ay katatakutan ng masamang elemento sapagkat makikita nila ang iyong aura na liwanag. Na mula sa Panginoon. At ganoon din sa mga haunted house o sa mga lugar na bahay na haunted house, o kaya yung mga lagi kayong pinapakita ng mga elemento, mga white lady, capri, duwende, o ano pa mang nilalang ng dito sa mundo. Sapagkat tayo po ay hindi lang po tayong nakatira dito sa mundo. Sila po ay yung mga fallen angel na naparusahan ng Ama sa langit noon na kasama ni Lucifer. Ang ibabahagi ko pong orasyon na ito ay mula pa sa Kalibuaklan. Kinopya ko po noon na sa isang maestro na ang pangalan ay Pampilo Tugna. At salamat sa kanya, ay hindi ko alam kung buhay pa ang maestrong yon, sapagkat matanda na yon nung nagkita kami. 25 years na ang nakalipas. Ito po ang nakopya ko sa kanya. Ito. Yan. Ito, dito yung banda ito. Ito. Napakahaba po yan. Yan, ito yung susi. Halimbawa, nadasal nyo po ang buo nito. Kahit yung susi na lang po, yung dalawang susi na ito ang babanggitin nyo. Yan. Sa oras na makakita kayo ng o napunta kayo sa lugar na hindi ka nais na pakiramdam.
Kahit yung dalawang susi na lang po ang inyong banggitin. Pero kailangan araw-araw din po ninyong dadasalin ang kabuuan ng orasyon. Pero mahaba po. Ito ay minsan nakita ko na ito na na-post sa Facebook. Hindi ko alam kung nakopya niya rin to kay Pampilitog na. Hindi ko alam kung kasama ko siya. So, kasi marami na rin po ang nagkalat ngayon ng mga aklat na sa tungkol sa karunungang lihim. Baka ito po ay isa sa mga nakuha nila. Salamat naman at makakaragdag din ng kaalaman para sa inyo yon na bagong nag-aaral ng karunungang lihim at sa mga tulad kong albularyo rin ay malaking tulong din po ito. Ganun din sa mga ordinaryong tao na dumadanas ng mga pagpapakita ng mga masamang nilalang. Maging sa inyong pagtulog, kung kayo po ay laging nananaginip at binabangungot, ay pwede rin po ito. Bantay po sa inyong pagtulog. Kaya mapalad po ang mga naniniwala sa mga ganito at sumusubaybay sa mga video ko, sapagkat pakikinabangan po ninyo ito pagdating ng araw na inyo pong kailangan. Kaya sana po ingatan nyo po ang mga santo orasyon ko na ibinabahagi. Huwag nyo pong ipagmamalaki na kahit na meron kayo pong mga santo orasyon, huwag na huwag na po kayong magmamalaki. Maraming mga iba dyan na nagko-comment sa FB group ko na samahan ng mga San Benito Misyonaryo. May nagko-comment, kaya alam mo kung sino nang magaling na magaling sa karunungang lihim. Hindi po ganoon, mas maganda pong makinig at magmasid. Kung ito'y ikabubuti ninyo, kunin nyo. Kung ikakasama nyo naman po, ay huwag. So, sana po sa mga nagko-comment ng gano'n na akala mo napakarunong na sa karunungang lihim. Hindi po. Malalim po ang karunungang lihim. Ni ang Diyos Anak, hindi alam ang iniisip ng Ama sa langit. Ni ang kanyang mga anghel ay hindi alam ang iniisip ng Diyos Ama. Kaya huwag po tayo magmalaki, sapagkat mayroon na susulat doon sa Biblia na may nauna pero nahuhuli. May nahuhuli na nauna sa mga ganitong usapin. Kasi kala mo kung sino nang marunong. So, yung pinapayo ko, lagi lang mapagpakumbaba, matulungin, madasalin. Laging sinusunod ang tatlong batas. Batas ng Diyos, batas ng kalikasan, at batas ng tao. Pagka nakuha nyo po yung mga batas na yon at may respeto po kayo, ay maganda po yon para sa inyo. So, ang orasyon ito ay napakahaba. Sana huwag nyong katamaran na dasalin. Ang gagawin nyo lang po, hayaan nyo pong matapos ang video kong ito. Nasa dulo ang orasyon. Tapos, screenshot nyo at isum para maisulot nyo sa maliit na notebook o kaya sa notebook. Para pagka oras na kailangan nyo dasalin, ay meron kayong kopya na dasalan. So, muli ako'y nagpapasalamat sa binigay nyong tulong na ito sa pag-subscribe nyo sa akin. At pag-share na rin, ganun din sa pag-hit ng notification bell. So,
Maraming nagtatawag po sa akin na maestro. Pero wag niyo po akong tatawagin ng maestro dahil pantay-pantay lang po tayo. Maari nga ako'y nauna na nakukukopya ng mga ganito. Pero hindi po yun na dahilan para tawagin ako maestro. Bro na lang ang tawag niyo sa akin. At ito'y binabahagi ko sa inyo ng libre upang makatulong sa inyo. Yun lang po ang aking panuntunan sa aking buhay, ang makabahagi ng mga ganitong orasyon. Kung ako man ay mawala sa mundo, at least may naibahagi ako sa inyo. Kaysa naman yung lumipas ka sa mundo, wala ka man may bahagi. So, siguro marahil ito ay isa kong layunin din misyon, hindi lang sa panggagamot kundi sa pagbabahagi ng ganito. Kung sino man po ang gusto magpagamot, pwede rin po akong puntahan dito sa Angeles City, Pampanga. Ako yung pinakamahinang manggagamot. Pero asahan niyo po, gagawin ko yung lahat para makatulong po sa inyo, lalo-lalo na sa mga inaalipin ng masamang kapangyarihan. Ng mga tauhan ng dilim. Doon po ako makakatulong po sa inyo. Pero kung sa mga pandoktor na sakit, ay hindi po ako makakatulong sapagkat yan ay material na sakit na kailangan ipa-check up sa mga doktor o sa ospital. Kasi may sakit na pandoktor, may sakit na pang-albularyo. Kung hindi kaya po ng albularyo, dalhin nyo po sa doktor. Kung hindi naman po kaya sa doktor o sa ospital, pwede nyo rin dalhin sa tulad naming albularyo. Marami naman pong albularyo dito sa Pilipinas, iba-ibang pamamaraan. Kaya pumunta lang po kayo doon sa pinakamalapit na albularyo para matugunan ang inyong karamdaman, kung ito man ay spiritual na sakit. Kung material na sakit, idala nyo po sa mga doktor. Sila po ay lisensyado at nag-aral nito, panggagamot nila. Kami naman pong mga albularyo, nag-aral din kami, kaya lang mga orasyon naman, mga pinag-aaralan namin. Bumibili rin po kami ng mga aklat para dagdag kaalaman. Tulad ng mga doktor, bumibili rin sila ng mga aklat para doon sa dagdag kaalaman din. Halos pantay lang. Ang problema lang ay sa kanila may bayad para matuto. Pero dito, walang bayad. Minsan, direkta kang pagkakaluban ng Diyos para makapanggamot. Yung iba, namamana nila sa mga lahi nila, sa mga ninuno. Yung iba naman ay natuto sa itinuturo ng mga sangalbularo o antingero. So yun, lagi lamang pong itaas ang paniniwala ninyo at dasal sa Ama, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, kung ano man ang dinadanas ng sila rin, siya lang po ang makakatulong sa inyo. At kaming mga albularyo ay option lang po. Ang pinagtataka ko lang, yung iba nagpapabayad, yung iba naman ay hindi. Kung ano lang po ang ibigay nyo, yun lang tulad ko. Hindi po ako nagpipresyo. Kung ano lang po ang ibigay sa akin, yun lang. Dahil dinanas ko rin ang magmisyon na walang hinihinging kapalit.
Napakahirap din po ang magmisyon tulad ng mga ganito. So, salamat po sa lahat at akin na pong ibabahagi ang orasyon na ito. Siya nga pala, bago niyong umpisahan ay sign of the cross muna kung atunahan niyo ng sumasampalataya. At kung gusto niyo naman po ay yung awit 91 bago ang orasyon na ito. Yung awit 91 ay makikita sa Biblia. Salmo o kaya Psalms 91. So, yun. Araw-araw nyo gagawin o bago matulog para iwas po kayo sa bangungot at masarap po ang inyong pagtulog. Muli, maraming pong salamat sa patuloy nyong pag-support at pag-subaybay. Mapalad po kayo na sumusubaybay sa mga upload kong video. Isusulat nyo lang sa prayer book ninyo ang mga binabahagi kong santo orasyon na magagamit nyo po sa oras na kayo ay nalagay sa alanganin na sitwasyon. God bless po sa lahat. Maraming salamat.